Hello mga kababayan, si Boy po ng Trade Assist dito sa New Zealand. Usapang trabaho tayo sa New Zealand mga kapatid. Kasi maraming nagtatanong, maraming gustong pumasok dito na mga Pilipino galing sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, galing sa ibang bansa. So minsan nag-post ako sa Facebook na nag-hire kami ng tao. Nakalagay doon na local lang ang hiring dito sa New Zealand kasi hindi pa nag-hire sa Pilipinas ano. Pero maraming nag-PM o nag-message sa akin kung paano mag-apply. Tapos pag tinanong ko, nasa Pilipinas. Nami-mislead nila yung post ko na yun na hindi pa kailangan kumuha ng tao sa Pilipinas katulad ng mga factory workers. Mahirap kasi sa ngayon ang kailangan namin kunin sa labas like sa Pilipinas yung mga karpentero na 4 years at least an experience galing sa Saudi o sa Japan o sa ibang bansa na mayroong kontrata galing sa kanilang employer na nagtrabaho talaga sila doon. So, kung ikaw gusto mag-apply na galing ka sa ibang bansa, pwede. Maganda ang opportunity mo na makapasok sa New Zealand lalo na 4 years pataas yung experience mo. Pero nakafocus kasi ngayon yung kumpanya sa mga karpintero kasi yung karpintero ngayon demand talaga dito sa New Zealand. So, kung ako sa inyo, nasa Pilipinas kayo, kailangan may 4 years experience din kayo dyan, pataas. At siguraduhin nyo na may kontrata kayo sa galing sa employer nyo kung paano o ilang taon kayo nagtrabaho doon sa kumpanya na pinagtatrabahoan nyo. Kaya alam ko naman na maraming desperado talaga, naintindihan ko dahil sa demand ng pangangailangan ng bawat Pilipino, hindi ko naman sinisisi, nagbabakasakali, pero yung totoo lang kasi wala kaming magawa dahil may rules kasi din yung New Zealand. Ayaw nila na magpapasok ng mga tao dito na hindi skilled, na hindi naman na walang alam, pero kailangan lang na skilled ka, certified ka na skilled. Yun ang nanliguro sila. Pero darating din siguro ang panahon na mag-open din sila dahil sa demand ng trabahante dito. Kaya nagre-ready yun ang kumpanya eh. Pag pumasok ka dito, kung papalarin ka na pumasok, maraming adjustment naman na pwede mong gawin na marami kasing trabaho. So, sa darating ko na post, sasabihin ko ang mga iba't ibang trabaho na nandito sa New Zealand na kinikater rin ng kumpanya namin. So, mga kababayan, kung may agency man na nag-hire sa Pilipinas na naghihingi ng pera, hindi yung totoo mga kababayan. Kailangan nyo tanungin yung POE eh. Kasi ang transaksyon ng New Zealand, government to government. So, napakasakit minsan mapanood sa TV na may mga kababayan tayo na naluluko tapos hindi man makapunta sa gustong puntahan dahil naluko. So, ang gawin nyo pag may agency na nag-hire kahit saan man lupal ng mundo, puntahan mo muna yung POEA. Matitsik mo naman sa online yun. Saka ka mag-decide na mag-apply dun sa agency na yun. Yun sa amin, halos lahat ng agency dito may counterpart sa Pilipinas pero libre kahit pamasahe. Ang inyo na lang atupagin yata dyan yung medical ninyo at saka na visa. Pero yung visa, inatupag naman ng kumpanya yun. Ibang kumpanya nagbibigay ng libre lahat. So kahit pamasahe, libre yun. Mga kababayan, mag-ingat po tayo. Sa susunod na post o i-follow nyo lang ako. Maraming opportunity, lalo na dito sa Trade Assist. Pag pumunta kayo sa New Zealand, mga kapatid, Trade Assist. Tawagan nyo lang ako, Boy, nandun sa Facebook. Boy, Trade Assist, Basutin. Thank you. Bye.
expenses man doon? Actually, sige nindot nindot kumpanya na mga gwapong beneficiary, benefits, o, kana, mga nindot. Kung gusto nyo mo-apply o 3 assist, tawagan nyo na si Boy Bits, kaya sigurado na. Yeah. Okay. Sira.